Nitong nakaraang buwan, inibitan tayo ng Honda Philippines para sa launching ng pinaka-hype na scooter nila, itong ADV-160. Pero aminin ko sa inyo, medyo nabitin tayo ng onti sa patest ride ni ADV dun eh. Kaya naman sa video na to, susubukan nating isa-isahin lahat ng dapat nyong malaman tungkol sa scooter na to. Boys and girls, ang Honda ADV-160. Take that! Nagsimula ang lahat noong pinakilala ng Honda ang PCX-160 noong nakaraang taon. Nasundan agad ng Honda Click 160 3 months ago at hindi nagtagal nilabas ng Honda ang Airblade 160. At ngayong October lang pinakilala nila ang pangbato ng mga 160 series, ang ADV-160. Dapat ka bang gumawa nito? Worth it ba mag-upgrade kung galing ka na sa ADV-150? O kukuha ka lang nito kasi gusto mong sumunod sa hype? Pumunta muna tayo sa medyo technical part ng video na to, yung specs ng scoot. Gumagamit ang ADV-160 ng 157cc displacement, liquid-cooled, 4-stroke, 4 valves, fuel-injected, single overhead cam, CVT tranny with ESP Plus engine. May plus na kayo dito kasi upgraded na yung power output niya at kaya kayo ngayon naka 4 valves. Na may CPAC ng 15.8 horsepower at 8,500 RPM at maximum torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. Tanki natin may capacity na 8.1 liter, curb weight is 133 kilograms, at mabibili nyo ang Honda ADV-160 for an SRP of 164,900 pesos. Ano, nabili nyo yung ADV nyo ng 175,000 pesos? Shucks, alam na. Bakit maraming handang magbenta ng kidney para dito sa motor na to? Isa dyan ay yung styling niya. Aminin ko po sa inyo, isa ang ADV sa may pinakamagandang pagkakaulmang scooter sa Philippine market ngayon. Inspired from the XADV-750 at hindi ganong lumayo sa itsura ng 150. Pero this time, Honda decided na gawin nating matte yung bodywork imbis na glossy para may iba naman. Which I think is a big yes for me kasi napakalinis tignan ni ADV sa matte. Walang sticker, minimalist bodywork pero agaw pansin. Mabibili nyo to in matte gunpowder black, matte solar red at matte clear crate na nasa harapan natin ngayon. Gusto ko yung ginawa nila dito sa side fairing ng 160 eh. Nilagyan nila ng kanto, mas naging sporty. Nagkaroon ng character yung scoot, diba? With Honda silver plated emblem dito sa gilid at gold plated naman dito sa nakasulat na ADV-160. Ground clearance mas tumaas, 165mm na siya ngayon, which is very good para sa iba't ibang road conditions dito sa atin. Single piece seat na may classy stitching, two-tone texture at may solid grab rail. Sa front end, almost the same as the 150. Teka, buksan natin yung motor. Mean looking LED headlight, nagkaroon lang tayo ng HSTC sticker dito sa right side ng scooter pero mamaya lang babalikan natin to. Black cowling dito sa ilong na ADV katulad pa rin ng dati at nagkaroon na kayo ng ganito. Parang mas lumapad siya tignan eh no. Pero this time, mas tinaasan na nila yung windscreen ni ADV-160 na bihira nating makita sa mga low displacement scooter. Kasi yung mga ganito kataas na windscreen, mostly nakikita natin sa mga big bikes eh. At two-way adjustable po siya. Para maiangat natin to, hilahin lang natin, pinguti natin yung tenga, sabay. Mataas na ba to? Baba? Ah, pababa. Mataas na pala yun.
Signature LED turning light galing Honda. Syempre mawawala ba naman yan. Napaka-sturdy talaga ng mga turning light ng Honda, you know? At LED tail light na parang X na in-stretch. Alam nyo ang lapat tignan ng tail section ng 160. Keyless po ang motor na to, katulad pa rin ng dati. Ito po ang itsura niya. Pero this time, dalawa na lang po ang button niya na dating tatlo. Operating range is within 2 meters. Unang button ang answer back. Kapag nasa parking lot kayo ng SM at maraming motor sa paligid nyo, pindutin nyo lang siya once. Iilaw at tutunog siya twice. Sa anti-theft alarm naman, pindut isa. Tutunog ng dalawa, sabay blink ng indicator niya dito. Ayan, kung napapansin nyo. Ibig sabihin niya, naka-activate na yung anti-theft nyo. Subukan natin na. Yun. So, mag-iingay siya for about 10 seconds ata to. Para mapa-under natin si EDV, i-hold lang natin tong nasa baba hanggang sa mag-green yung ilaw dito sa taas. Dito sa may pitan niya, kung gusto nating ilock yung steering wheel, pitin lang natin siya pakaliwa. Kapag pinitama natin siya pakanan, dito natin pwedeng buksan yung fuel and also yung puan natin. So for example, magpapagas tayo, pinutin lang natin to. Yun! Hydraulics, mga cutie pies. Medyo maluwag pa rin ba to? O nga, ganun pa rin. Pero this time, kapag bubuksan nyo to, meron na kayong lagayan dito. O, diba? Yan. Kapag bubuksan natin yung ilalim ng upuan, same goes katulad sa fuel, pindutin lang natin tong babang button na to. Yun, makiklik siya. From 28 liters compartment space, ngayon ay 30 liters na po dito sa ADV 160. And helmet hook dito sa part na to. Teka, sarado na natin. Kung napapansin nyo dito sa kanan ng motor, meron siyang lid cover. Yan, madali siyang i-access eh, madali siyang tanggalin. So ingat kayo dito sa mga masasamang loob kapag magpa-park kayo. Kasi pwedeng nakawin to eh. Kung napapansin nyo, meron siyang parang octagon shape dito, na kung saan merong ibibigay ang Honda na extra piece of tool kapag bumili kayo ng ADV 160. Kapag nawala yung susi nyo or kapag gusto nyo buksan yung upuan nyo, pwede nyo siyang i-access dito. Balikan natin, paano nga ba to? Of course, meron pa rin tayong compartment dito sa left side ng motor. Click natin, ayan, para mabuksan siya. Hindi po ganun kalalim to, so don't expect too much, pero pwede kayo maglagay ng gloves dito, cellphone, at dito sa ADV 160, meron na kayong USB type charger. Teka, subukan natin kung magkicharge yung cellphone natin. Fast charger siya, mga cutie pies. Sa dash, gumagamit to ng full digital instrument panel. Gusto natin, para makita nyo. Nice. Pero this time, iba na yung mga arrangements niya. Gusto ko tong part na to, ha. Sakaling matindi yung sinag ng araw, ay paano may shade kayo, di ba? To the left side, makikita natin yung RPM indicator, speedometer dito sa gitna, clock sa taas, engine temperature dito sa bandang upper right side, average fuel consumption, at trip A dito. Para maiba natin tong tatlong part na to, meron tayong malupit na cursor dito, malupit na button dito sa baba ng panel natin. Subukan natin dito sa taas. Yan. Pag pinindot natin tong right button na to, mapupunta tayo sa battery voltmeter and engine temperature. Ayun lang pong dalawa lang naman. Sa baba naman, makita natin yung average fuel consumption. Average fuel consumption natin sa trip B. Elapse A, elapse B, at current fuel consumption. Sa baba naman, makikita natin yung trip A, trip B, HSTC, and total kilometer na tinakbo ng bike. 63 kilometer, batang-bata pa. Meron din po kayong mga ilang-ilang indicators sa taas ng panel, tulad na lang nitong turning light. Ayan, hazard natin para makita nyo. Ayan. Battery indicator dito, high beam indicator, traction control indicator, or torque control indicator. Mamaya babalikan natin yan. Kapag nakapatay yan, mag-indicate tong nasa kabila na naka-cancel yon, naka-disable yung part na yon. Sa baba naman, makikita natin yung idling stop system, check engine, coolant temperature, and also yung keyless indicator natin. Syempre ABS, itong ABS indicator na to, naka-on lang siya, pero once na umandar na tayo for about, sabi nating 3 to 4 meters, mawawala na naman to. Bago na din yung handlebar natin, may pagka matte brown yung kulay nito, napaka-elegante. To the right handlebar, makikita natin yung button para sa idling stop system, hazard switch, and ignition switch dito sa baba. Hindi po adjustable yung brake lever natin. To the left handlebar, makita natin yung high beam and low beam busina na nasa gitna. Signature arrangement ng mga buttons na Honda.
and turning switch dito sa baba. Suspension natin sa harap, na conventional telescopic fork po tayo. Braking natin, naka single wavy disc with 2 piston Nissan calipers. Syempre, mawawala pa naman yung ABS para safe ang biyahe natin sa pang-araw-araw. Twin sub tank suspension from Showa dito sa likod. Itong cover ng exhaust, binago na rin nila yung itsura eh. At dipstick po ang gamit nito para ma-check nyo yung oil level nyo, which is para sa akin medyo hassle kasi tanggalin nyo, pupunasan nyo, kakabit nyo ulit. Hindi katulad ng mga side glass na i-operate nyo lang yung bike para makita nyo yung level ng oil nyo. Braking natin sa rear, naka single piston Nissan calipers with single disc. Alam nyo, ang ganda ng itsura ng gulong natin eh. Gusto ko yung matte brown finish na ginawa nila dito. So 13 inches alloy wheel po ang gamit dito sa likod na may stock tire na dual sport federal tire. Stock size 130-70 dito sa rear. At 14 inches wheel naman dito sa harap na may stock size na 110-80. Ganda no? Okay, anong mga features ang may offer ni ADV160? Number 1 is the ABS or anti-lock braking system. Katulad ng sinabi ko kanina, para kahit papano mas safe ang bawat braking nyo, lalo na kapag nag-sudden braking kayo, ihinto nyo yung bike ng walang skidding. HSTC or Honda Selectable Torque Control, parehas ng purpose ng traction control, which means kapag napadaan tayo sa basang kalsada o mabuhangin na kalsada, automatic nyang i-adjust yung rotation ng rear wheel nyo proportion sa front wheel nyo. Siyempre, idling stop system na kung saan kapag naka-enable yung part na to at naipit kayo sa traffic, automatic mamamatay yung makina nyo to save fuel. Meron din tayo tinatawag na ESS. Ito, meron din to katulad nung dating ADV150 na kung saan kapag nag-sudden braking kayo, for example, may hazard sa unahan nyo, biglang huminto, automatic mag-hazard si ADV. Para kahit papaano maging aware yung mga motorista sa likod nyo na, uy, bakit kaya biglang puro may ito? At lastly, ang side stand kill switch. Kapag naka-on yung makina at nakababa yung side stand nyo, automatic mamatay yung engine nyo. I guess yun lang naman. Punta naman tayo sa first ride. Alright mga KDPies, first ride. Hindi pala first ride to. Ito na yung second time na gagamit tayo ng ADV. First time nung inimbitahan tayo ng Honda para sa launching nitong motor na to. Second ride dito sa Honda ADV160. Teka nga, masubukan na nga itong scooter na to. Mga KDPies, pangalawang upo. Baba. Okay, so the seat height is 780mm. Yes, bumaba po siya ng 15mm kumpara dati sa ADV150. Mas mataas na ground clearance at mas mababang seat height. Perfect combo. I am 6 foot tall, 85kg. At ganito po ang itsura ko dito sa ADV160. Para sa akin, proportion naman yung height ko sa laki ng bike. I mean, di naman siya ganun kaliit. Tignan, ang lapad ng part na to. Dati manipisto eh. Dahil binago nila yung fairing sa gilid, mas parang lumapad siya. Tignan, grabe itong scooter na to. Taas ng windscreen natin. Teka, ito na ba yun? Ayun na pala yun. Pag mababa siya, ganun. Dahil matangkad tayo, lagi natin taas to. Okay, start na natin. Push, sabay, pa kanan. Yun! Puntunog niya. Medyo mabait pa. Alam niyo yung lever niya, manipis dito sa kanan, then medyo malapad dito sa kaliwa. May dapat ba tayong ayusin? Naka-on yung traction control natin? Naka-on ba yung idling stop natin? Yes, naka-on naman po. Anything else? Okay, tara. Luwag ng kalsada. Oh, grabe naman, sir. Upright body position na nakapa-forward po ang mga paa natin or binti natin. Parang cruiser bike feeling na mababa ang handlebar. Ang lapat talaga ng part na to. Natutuwa ako dito eh. Kapag nakikita ko tong view na to, para tayo nasa Maxis Cut eh. Hindi maramdam na nasa 160cc ka lang. You know the good part about the ADV160? Napakalawak ng turning radius nito. Tignan nyo naman oh. So dun pa lang, hindi ko na kailangan patunayan sa inyo na maganda to, ipang daily kasi madali kayo makasingan sa mga traffic kasi malawak yung turning radius na. Ano ba itong mirror na to? Napakatigas. Hindi natin ma-adjust. Braking is napakaganda. Biglang hinto itong conquest. Buti na lang maganda yung brake natin. Pero kahit ano pang ganda ng braking system nyo, much better pa rin kung both brakes gagamitin nyo mga KDPies. Lagi nyo tandaan yan. 30% sa rear and 70% naman sa front. Marami ako nababasa ko sa comment section. Hindi po ba mas delikado ang front brake kaya sa rear brake? Yan ang maling pananaw ng mga ibang tao. Laging maganda ang braking system niya sa harap. Kaya nga, yung ibang manufacturer, ginagawang double disc yung harap, ginagawang 4 piston, naglalagay ng magandang calipers. Kasi
most power ng brakes nasa harap eh. Pero mas maganda pa rin palaga kung alalayan nyo ng rear brake. Makasingit kaya tayo dito. Ito medyo makipot eh. Uy! Swabe. Eh dito kaya. Nice. Okay, dahil naka-on yung idling stop system natin, automatic siya mamatay, I guess. Yes. Yung dash niya, ewan ko, mas gusto ko yung dash natin ngayon eh. Mas naging sporty looking yung dash natin. Alam nyo, itong dash ng bagong ADV, lahat ng information na gusto nyo malaman, andito na eh. Para sa akin, okay siya eh. Proportion yung height ko sa body ni ADV. Suspension natin, medyo stiff po yung likod para sa akin. Siguro medyo mataas lang yung hangin ng mga gulong natin, kaya ganito yung pakiramdam ko. Alam nyo, kung galing kayo sa scooter na may gulay board at biglang apak sa ganitong scooter na may harang dito sa gitna, ang relax na position nyo eh. Kasi nai-stretch ko yung mga legs ko eh. Isipin nyo, mahaba yung mga legs ko. So dito sa scooter na to, kahit papano, nai-stretch ko siya. So kapag yung long ride, kung ayaw nyo ng ganitong position, pwede kayong mag-stretch ng onte, di ba? Pwede nyo ipatong yung paa nyo dito. Aerodynamic natin, nasan yung hangin. Kahit pa paano, medyo mataas yung hampas ng hangin sa atin. Pigay tayong power uphill. Ah, okay. Come on, ADV. Come on. Sa mga pa-incline na kalsada, kayang-kaya naman ang power niya. So dito sa bike na to, sa ADV, tinatawag siyang dual sport scooter dahil pwede siyang gamitin for off-roading and also for urban use, which is totoo naman. Pero para sa akin, light off-roading, yes, dahil naka dual sport tire tayo. Pero may side ako na hindi pa rin eh. Kasi yung ground clearance niya and cowling niya sa baba. So kung mag-off-road kayo, siguro ingat-ingat lang din. Grabe ang gaan ng bike. Sobrang light ng handling. So ganito kabilis and medyo open road, ramdam natin yung hangin na natama sa leg ko. Ang isa pang ginaganda dito, kapag naulan, hindi directly natama sa katawan yung mga butil ng tubig. Malaki din ang tulong ng mga matataas na windshield ah. Eterner tong motor na to. Ang daming tumitingin eh. Competition! Ano bang pwedeng competitor nito ni ADV 160? Para sa akin, wala eh. I mean, considered kasi siya as dual sport scooter. Para sa akin, sa class niya, unique siya eh, naiiba siya eh. Kung ikukumpara mo naman siya sa NMAX, magkaiba sila ng ganda eh. Sariling preference mo eh. Dilim ng ulap oh, grabe kaya pala. Ano oras pa lang, ang dilim na dito sa lugar na to. KRB 180, magkaiba rin sila ng itsura, iba ang target market. Sa presyo niya naman na may 164,900 pesos, sabihin na natin 165 para sarado. From 150,000 before sa 150cc, nadagdagan siya ng 15,000. Medyo madugo po yun. Kahit pa paano, marami-rami silang binago eh. Well, sa aesthetics ng bike, maka minimal lang. Pero big difference yung engine niya na may 160cc displacement na. And naka 4 bulbs na tong motor na to. Kung medyo malalim naman ang bulsa nyo at pangarap nyo talagang magkaroon ng ganitong motor, kasi napakaganda naman talaga, eh go with the ADV 160. And big factor din yung traction control, kasi extra safety yon, especially kapag naulan. Okay, fuel consumption po natin. Medyo paangat kasi to, papunta kasi to ng Tagaytay. And medyo malaki akong tao. Piga natin, saktuhan lang naman, hindi po tayo walwalan. Ang fuel consumption po na nakuha ko dito sa motor na to is 30.8 km/L. Medyo lumakas siya kumpara before, kasi nag-abrade yung makina nito. Depende pa rin sa riding style nyo eh. Kung mabigat yung kamay nyo o kayo mismo yung mabigat. Maraming reasons eh. Ito tayo dito. Actually, wala akong reklamo dito sa motor na to. Kumbaga, okay na siya para sa akin. Wala ka nang hahanapin pa eh. I mean, may traction control ka. Ang ganda ng kamo. Inspired from the XADV 750. Naka-show suspension po kayo sa likod. And okay siya para sa mga tulad kong malalaking tao. Naka-ABS po tayo sa harap. I mean, para sa category niya, para sa displacement niya, para sa akin okay na to eh. The only downside for me, however, siguro yung price point niya, 165,000 pesos. Para sa akin, hindi siya entry level scooter eh. More like scooter siya para sa nasa middle class na tao, which is yun naman talaga ang target market ng ADV. And premium bike na siya. Tire is very good, hindi naman po tayo nag-skid so far sa ginawa nating ride kanina. And yun lang naman po. Oh, ito yung kapatid ni ADV. Alright, so mga KDPies, kung nag-enjoy kayo sa video na to,
please leave a like. At kung may gusto kayong idagdag dito sa mga sinabi ko, please let me know in the comment section down below. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala, na sa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. And let me know your thoughts kung para sa inyo, okay ba ang EDV 160 para sa presyo niyang 165,000 pesos. See you sa next content, and ciao!